minuto ng umaga. Salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan. Mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada! 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 Sa umaga! Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nasino. Magandang morning Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Thank God it's last Friday of the year 2022, mga katodos. Ngayon po ay December 30 at isa't kalating araw na lamang po ang ating pong hinihintay bago po sumapit ang taong 2023, mga katodos. Nagbabalik po ang inyo pong lingkod Drew Nasino dito pa rin po sa Ratsyada sa umaga. Ngayon pong huling episode ngayong taon ng Ratsyada sa umaga hanggang alas 6 ho tayo. At matapos nga po ang balitang todong lakas ni Nahay Ladwiga at Jelly Mendez. Sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 5 ng morning, silipin ho muna natin ang ilang pahaw sa mga rumaratsyada, mga pumapalandra at mga balita ngayong Friday. Kahit sumirit sa 720 pesos kada kilo suggested retail price ng pulang sibuyas, ipinako sa 250. Pangakong maibaba ang presyo ng bigas, malabo pa umano sa susunod na taon ayon sa isang farmers group. Dalawang araw o isa't kalating araw bago ang bagong taon, firecracker related injuries patuloy na nadaragdagan. Bilang naman ang nasawi sa malakas na ulang dala ng Sherline, sumampa na sa halos 40. Pangulong Bongbong Marcos nag-aalangang palawigin ng state of calamity dahil sa COVID-19. Parehistrado namang SIM card, sumabot na sa mahigit 6 na milyon. At good news, libreng sakay ng MRT3 ngayong Holiday Rizal Day, aarangkada na! Salamat po yan sa mga bumabalandra po, mga issue, mga balita, mga paksa po ngayong thank God it's Friday, ngayong Quiapo Day, huling Biyernes po sa taong 2022, December 30 po, mga katodos. Holiday Rizal Day po ngayon, mga katodos. At siyempre, good morning din po, batiin din ho natin, magandang umaga ho yung ating ho mga suking taga-sumaybay na abalang-abala po. Sa kanila pong mamimili ho sila, mga katodos, namimili. At sila po ay mga sibuyas ho, mga bumibili ng sibuyas. Good morning po sa inyo, mga katodos ho natin. Nakikinig ho dyan po sa may Pangasinan via DWIC Dagupan, DWIC Palawan, DWIC Mega Manila. Good morning din po sa mga kapatid na himpilan, Home Radio at RPN Radio Stations Nationwide. Mga kababayan din po natin, mga OFW sa Ibayong Dagat, good morning po via DWIC882AM.com, yung ating pong official website, at sa Facebook live streaming at sa YouTube. Like, share and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa himpilang may todong lakas, DWIC882. At meron din po tayong Twitter account. Pwede rin nyo pong hanapin yung ating pong Twitter account, yung DWIC882. Type nyo lamang po yan, i-search nyo po yan. Good morning din po sa mga nakatutok po sa ICTV Digital Free TV Channel 23! Ratsyada! Alright, silipin muna natin ang mga bumabalandra po, mga issue, mga katodos. Ha? Pagkain pa rin po ang ating po pinag-uusapan sapagkat mga magme-medya noche, mga katodos po natin, mga maghahanda po, kanya-kanya po silang mga paghahanda, mga putahe. At number one po, yan, hinahanap po ang sibuyas, mga katodos. Pero ito po ang pahayag po ng Department of Agriculture, sila po ay ipapakuna ho nila sa 250 pesos daw ho ang suggested retail price ng kada kilo ho ng sibuyas, sa kabila ng pagsirit nga ho ng presyo nito sa 720 pesos kada kilo sa ilang po pamilihan. Grabe. Sa pahayag po ni Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Christine Evangelista, patuloy pa nakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa mga market master para daw humapababa ang presyo ng sibuyas. Igreed ng opisyal na gumagawa na ho ng paraan ang DA kung saan naghahanap na ho sila ng maaring magbagsak ng presyo ng sibuyas upang maipatupad po
At maipatupad po simula ko ngayong araw bago o kaya bago matapos ang taong 2022. Matatanda ang sumirito sa 600 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng sibuya sa ilang pamilyan sa Metro Manila dahil umano sa pagtaas ng demand at mataas na farm gate cost ng agricultural products. Ratsada. Speaking of pagkain mga katodos, bukod ho doon sa sibuyas, dakon man ho tayo sa bigas. Wala na umunong pag-asa ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ho ng presyo ng bigas. Ito ayon sa grupong Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG ay dahil posible para hong magmahal pa ang bigas sa susunod na taon. Inihayag ni SINAG Chairman Rosendo So na maaring umabot pa sa 42 pesos ang kada kilo ho, ng well-milled na bigas, well-milled rice sa Enero kumpara ho sa usually nasa 38 ang well 38-40. At mataas pa rin anya kasi at ayon ho kay So, bagaman naglaan si Pangulong Marcos ng 4 billion peso fertilizer subsidy, wala pa umanong natatanggap ang mga magsasaka. Mataas pa rin anya ang gastos ho sa pag-ani, yung tinatawag ho na production cost. Kapag wala hong subsidiya, kaya magiging mataas din po ang presyo ng bigas. Kasama ho doon sa tinatawag ho na production cost, of course, yung fertilizer, yung binanggit ho natin, yung pataba at yung krudo, kailangan din po yan. Ipinaliwanag ni So na tumaas sa world market ang presyo ng bigas kaya't maaring sumabay ang mga local rice dealer sa pressure mga imported rice sa bansa. So inaasahan ho natin, posible nga pong umabot sa 2 piso hanggang 3 piso raw ho ang itataas o madadagdag sa presyo daw ho ng kada kilo ng bigas. Ito ho mga katodos, ang DA po, no? Sinisimulan na po nila ang investigasyon, gumugulog na po ang kanila pong investigasyon sa pagpalo nga po ng presyo. Umabot ho kasi sumirito 720 pesos ho yung kada kilo ho ng sibuyas, ha. Bukod sa sibuyas, iniimbestigahan pa rin po yung iba pong mga nasasabat po na mga agricultural products ng Bureau of Customs. Inihayag ni DA Assistant Secretary Christine Evangelista na price manipulation at smuggling ang tinitignan nilang angulo sa pagsirito sa 720 pesos ng presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Posible anyang may nag-hoard ng nasabing agricultural product na dahilan ho ng pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Evangelista, kailangan ng kooperasyon ng retailers upang matunton at mahuli ang onion traders na nagbebenta ng sobrang mahal. Sa isyu naman ng smuggling, nakatatanggap umano si DA Assistant Secretary James Layug ng mga lead o kaya mga tip po sa tulong ho ng Bureau of Customs. Itong Miyerkules ay inirekomenda ng kagawaran na itaas sa 250 pesos ang SRP o Suggested Retail Price ng pulang sibuyas na ipatutupad ho simula ngayong araw. Oras na 22 minuto makalipas na ang alas 5 na ng morning. Dito po tayo sa ating pong inaabangan mga katodos, yung pagsapit po, pagpasok ho ng taong 2023. At syempre kaakibat ho niyan ang putukan mga katodos, ha? Kaliwat kanan ho ang putukan kapag ganito magbabagong taon. Though medyo nabawasan ho yan. Nabawasan ho sa nakalipas ho na ilang taon. Nadagdagan pa ho ang bilang ng fireworks related injuries bago ho ang pagsalubong sa bagong taon. Sa payag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, sumampa na sa 36 ang naitatalang sugatan mula sa 61 DOH Sentinel Hospitals. Ayon kay Vergere, ang naitalang bilang ay 44% mataas kumpara sa naiulat na bilang sa kaparehong panahon ng isang taon na 25 lang. Nangunguna sa mga sanhi ng fireworks-related injuries, of course, yung boga ho, ito ho'y improvised cannon. Sinundan ho yan ng whistle bomb, merong 5-star, mga triangulo, yung kwitis at iba pa hong mga paputok. Nilinaw naman ang DOH na sa ngayon wala pa hong naitatalang bilang ng firecracker ingestion o yung mga nakakalulunho ng paputok at yung mga ligaw na bala. Muling pinalalahanan ng DOH sa mga magulang na gabayang maigi ang kanila ho mga anak ngayon ho magbabagong taon.
Ito'y sa gitna nga ako ng patuloy na pagtaas ng bilang ng firecracker-related injuries, yung mga napuputukan kung saan pabata ng pabata ang mga nabibiktima. Halimbawa na lamang, dyan ho sa may Jose Reyes Memorial Medical Center, sa may Santa Cruz, Maynila, mas marami hong biktima ng paputok, edad 18 pababa. Ayon ho kay JRRMC Chief Dr. Emmanuel Montaña, pawang edad 18 pababa ho, o karaniwan po nagiging biktima ng mga napuputukan simula ho 2017 hanggang 2021. Kaysa ho, mas marami ho yung mga bata kumpara ho dun sa mga nakatatanda, no? At gayon man, karamihan ho ng mga nasusugatan ay hindi naman ho kasi talagang aktibong nagpapaputok, yung madalas nagpapaputok. Sila ho ay kadalasan ho nanonood lang ho sila. Natatalsikan, natatamaan, napapaso. Sa ngayon ay wala pang naitatalang firecracker-related injuries ang nasabing ospital dahil na rin umano sa epektibong iwas paputok campaign ng DOH. Pero sila po ay nakahanda sa posibilidad nga po ng pagtaas ng firecracker-related injuries. Samantala, aminado si Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na medyo nasabik. Oo naman, aminado ho tayong lahat. Medyo, hindi lang medyo, nasabik talaga ang publiko sa celebration ho ng bagong taon. Na-miss ho natin yan . Lalo't hindi naman ho gaanong nakapagdiwang sa nakalipas ho na 2 taon dahil po sa COVID-19 pandemic. Kaliwat kanan ho kasi ang lockdown. Maaari naman anyang gawing masaya ang pagsalubong ho sa bagong taon nang hindi nalalagay sa peligro ang atin hong kalusugan dahil sa paggamit ho ng mga paputok. Sa halip ho kayo ay magsindi, mag-ingay na lamang daw ho gumamit ng mga torotot at ilan pa hong mga pampaingay. Magpatugtog, video kay. Naku, maya-maya po. Sige, subukan ho nating makuha po ang panig po ng sinag hinggil po dito sa mga kinakaharap nga po na problema sa sektor po ng agrikultura, sibuyas at bigas, mga katodos. At grabe, no? So, 720, sobra naman yun. Sino pang bibili nun? Wala na sigurong bibili nun, maliban na lang talaga kung talagang merong kang mayaman ka talaga. 720 pesos sa Jerry, sa palagay mo. Ano ipang sasahog mo dyan? Beef cubes? O chicken cubes? Di ba? Yun na lang ang ipang sasahog natin, mga katodos. Grabe, sobra na yun. Yung 300, 400, mahal nga yun . 720 pa kaya, yung 1,000 pa kaya. Ngayon pa, magbabagong taon. Ngayon pa. Yung iba, pababaan na ho ng budget ho sa pang medianoche. Kasabay ho ng medianoche. Yung iba, after ho ng medianoche, medya betis na. Diba? So, yun ho. Kaya ang payo ho natin sa pagkain, medya-medya lang. Medya-medya lang. Ang mga taga-media sa pagkain. Sige. Ito ho, mga katodos, ha? Magbabagong taon, yung presyo ng bukod ho doon sa binabanggit natin sibuyas, bigas, ano? Yung mga bilog ho na prutas, sinasabi ho ni Master Hans Kua, kahit isa-isang peraso lang, isa-isang peraso lang. Pwede rin naman yung mga peking prutas. May maihanda lang kayo. Diba? Ang mahal na po, mga katodos, ha? Ito, ang sa Divisoria po, ha? Grabe naman. Pa 5-5 piso yung itinataas ho, ng presyo ho ng mga prutas dyan ho sa may Balintawak sa at sa Divisoria. Naglalaro ho sa 100 hanggang 120 pesos na ho ang kada 3 piraso. Torotot pala to. Itorotot pala to. Bukod sa torotot, pati pala torotot nagmahal. Produce for santo. Grabe naman yung torotot na yan. Ito pa ho, mga kadalasan nung inihahanda ho ng mga bilugo na prutas. Yan, yung pongkan, dalandan. Iba-iba yung alam ko magkakaiba yun. Ang pongkan, kulay orange, di ba? Ang dalandan, kulay green. Suha, ayan, bilog din yan. Pero ang mahal ng suha . So, mansanas ho, ito yung Fuji apple ho, mga katodos, 15 pesos ho, pataas, depende po sa laki ng Fuji apple. Yung Washington apple naman, mahal din yun. Mas mahal ho yung Washington apple. Nasa 20 ho ang presyo, pataas. Ang pongkan ho, 10 piso,
pataas ang presyo. Depende pa rin kung sa laki. Yung sa yung oranges po nasa 20 po per piraso, ano? Ang grapes po nasa 1, ito sa may Divisoria to, 140 pataas, ha? Depende ho yan ang per kilo ho ng ubas, mga katodos. So bukod sa ubas, mga katodos, eto pa. Hindi, saging, ano naman na yun eh. Ang dami ko rin nakakita sa may bandang monumento, marami ho niya, mga katodos. Alright, bukod doon sa prutas, eto, et pagkain din ho ito. Kanina binabanggit natin sibuyas, ano? At tanggap ho tayo ng pag-uulat mula ho sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Price control daw ho ngayon sa ipatutupad ng gobyerno, sa ipatutupad ho yung price control sa sibuyas. Alamin ho natin ang kabuuan detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Magpapatupad ang Department of Trade and Industry of DTI ng suggested retail price o SRP sa sibuyas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito upang makontrol ang presyo ng sibuyas at matiyak na sapat ang supply nito sa merkado. Sinabi ng Pangulo na ikakasa ng DTI ang 250 pesos per kilo na SRP sa pulang sibuyas simula ngayong araw, Desyembre 30. Matatanda ang pinanawagan ng ilang mambabatas ang investigasyon sa malagintong presyo ng sibuyas. Kabilang sa Senadora Amy Marcos, sa gitna na rin ng napaulat na pagbaha ng mga imported na produkto at talamak daw na smuggling sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perez, ng kulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Salamat si Patrol 13 Gilbert Perdez sa kanyang malagintong sibuya, sa kanyang pag-uulat. Mga grabe, totoo naman eh. Kung pwedeng isang lalang ho ang sibuyas, bakit hindi, 'di ba? Kaso nabubulok yung sibuyas eh. Aha. Okay, sige. Sa oras po na 20 minuto makalipas sa alas 5 na ng morning. Update ho tayo sa nagyari pong pagbaha dyan po sa Visayas at Mindanao, no? Tumaas na po, nadagdagan na po ang death toll dyan po sa bapagbaha na dulot ho ng malakas na pag-ulang dala ng shoreline. Makyat na po sa 39 ang bilang ho ng nasawi. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC hanggang kagabi, pinakamarami po na naitalang death toll ay mula po sa Northern Mindanao. 21 ho yan. Sumunod ho dyan, Bicol Region, meron ho 6, at tig-4 ho sa Zamboanga Peninsula at Davao Region. 3 naman po sa Eastern Visayas, habang 1 po sa Caraga. Mula sa nasabing bilang ng mga nasawi, 11 ang kumpirmado, habang 28 ang bineberipika. Samantala, nananatili naman sa 25 ang mga nawawala dahil sa pagbaha, habang 12 ang sugatan. Umabot naman sa 130,000 pamilya o mahigit kalahating milyong individual ang apektado ng kalamidad, kung saan higit 15,000 pamilya o halos 67,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers. COVID-COVID ho tayo, ha, mga katodos. Ito hong si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-second thought ho, nag-aalagan po na palawigin ang umiiral na state of calamity sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Ito ay sa kabila nga po ng matindi hong nararanasang COVID-19 surge dyan po sa China. Nasa 250 million ang sinasabi hong nahawa, tinamaan ho ng COVID-19. Yan po ay leaked documents po, no? Wala po sa National Health Center ng China. Pinakamarami ho, dyan ho sa may lalawigan ho ng Xinjiang. Xinjiang, malamig ho kasi ngayon eh. Kaya sinabayan pa yan ng COVID-19. At sinabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos na mali daw hong mindset na palawigin pa ang state of calamity ngayong sasalubungin ho ang bagong taon. Kung sa aspetong technical anya ang pag-uusapan, wala na daw sa state of calamity ang bansa. Tiniyak naman ni PBBM ang paghahanap ng paraan upang patuloy na maibigay ang benepisyo sa mga health workers na siyang pangunahing issue po kung nagtapos na ang state of calamity. Hanggang Sabado po kasi, hanggang bukas, yung huling araw po
naiira lang state of calamity sa bansa na ipinatupad po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po sa COVID-19 pandemic. So aabangan po natin ang pinaka-latest kaugnay po dito kung palalawigin o tatapusin na po ang state of calamity dahil po sa COVID-19 dito po sa ating bansa. At ito po ang the biggest threat ho, mga pinakamalaking banta ho sa mundo ngayon po ay ang ito nga pong pagdami nga po ng COVID cases. Nagkaroon po kasi ito na daw ho ang pinaka matindi pong COVID-19 surge na nararanasan po sa China sa nakalipas ho na 2 taon ng pandemya. At sinasabi nga po ng World Health Organization, nakatutok na po ang WHO sa sitwasyon dyan po sa China. Dahil sila po ay nagluwag ng travel restrictions, ibig sabihin po, hindi na po isasailalim sa quarantine. Pwede nang lumarga ang kanila po mga mamamayan anywhere in the world. Sa Italy po, mga katodos, meron pong dumating na eroplano ayon po sa Italian authorities. Ang ito pong flight na ito, no, 212 passengers mula po sa China. Kalahati po nung mga pasahero tinamaan po ng COVID-19. As of today po, ano, sila po ngayon nakatutok po sa sitwasyon. Mga pasahero po yan mula po sa China. Naghigpit na rin po ang Italy ng kanila pong travel restrictions sa mga pasahero na nagmumula po sa China o yung mga pupunta ho sa China. Pero sa Pilipinas po, ang sinasabi po ng DOH, hindi na raw ho kailangan ng paghihigpit ng restriction laban nga po sa mga biyahero pong papasok at manggagaling po sa China o sa mga bansa hong meron pong mataas na kaso ng COVID-19. Ito po ang sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Kasunod nga po ng pagsirit po ng kaso po ng virus sa China, yung panibago pong COVID-19 surge po dyan. Kung saan marami na po ang nasawi at punuan na po ang mga ospital, ang mga krematorium din po ay punuan na rin po ang mga krematorium. Ayon kay Vergere, base sa pinagsamang pananaw at opinion ng kagawaran at mga eksperto, hindi pa napapanahon o wala pang nakikitang pangangailangan para ho magsara ng borders sa alinmang bansa o kaya magkaroon ng mas maigting na restriction. Parang naaalala ko na to noong 2020. Ha? Parang may nagsabi na ng ganito, di ba? Sino ba 'yon? Nasa Interagency Task Force o IATF pa rin anya ang pinal na desisyon kung magpapatupad ho ng paghihigpit. Nabatid na una na nga pong nagtakda ng pagpupulong ang IATF para ho pag-usapan ang hakbang na gagawin para ho mapigilan ang pagpasok ho ng mga bagong variant ng COVID-19 sa bansa. And speaking of COVID-19, mga katodo, 619 additional COVID cases po ang naitala po kahapon. Kumpara ho yan sa naitala sa nakalipas na 2 araw na hindi po aabot sa 300. Bagyarin pong bumaba ang active cases, nasa 13,825 ho kahapon kumpara sa 13,995 noong Miyerkules. Dahil ho sa bagong kaso, umabot na ho ngayon sa 4,063,000 ang total caseload. Pinakamarami pa rin ho dyan ay yung mga kaso sa nakalipas na 2 linggo mula ho sa Metro Manila, nasa 4,000 ho yan. At meron hong bagong Omicron subvariant na pumasok ko sa ating pong bansa. Ito po yung BN.1. Bago na naman ito. Unang 2 kaso. First 2. Ito po ay sub lineage po ng BA.2.75 na ikinukonsidera pong variant under monitoring. Meron pala nun ng European Center for Disease Control. Kasi iba-iba yung variant under variant of interest, variant of concern, ayan, at variant under monitoring. Batay ho sa pinakahuling biosurveillance report ng Department of Health, una nang ikinabahala ng mga eksperto ang nasabi pong variant dahil ho sa pagtaas ng prevalence at mutations nito na maari pong humantong sa immune evasion. Gayun man, hindi pa daw ho ito dapat ika-alarma dahil katulad na ho ng original na variant ng Omicron, wala raw hong pagkakaiba ang
epekto niyan sa iba pa hong variant. At nananatili hong nasa ilalim ng Omicron ang nasabing variant hanggang sa magkaroon pa ho ng mga sapat na ebidensya. Alright, magbabalik ho tayo makalipas lamang ilang mga paalala dahil ang oras ho natin, ganap na pong 5:29. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng palatuntunan ng Rajada sa umaga ngayon pong araw na ito ng Thank God It's Friday! Hey! Pong December 30, 2022. Holiday ho ngayon mga katodos. Grabe. Sige. Batiin ko muna natin yung ating ho mga suking taga-subaybay. Nakatutok ho ah. Sila ho ay abalang-abala sa paghahanda po ah. Ng kanila pong medyanoche mga katodos. Oh, naku. Ito ba? Ano yun natin? Mahalaga-mahalaga ito mga katodos ha. Sa atin pong at mga sponsors po, maraming ho salamat. Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year po of course ng mula ho sa Manila Water. Kay Miss DT Galang, Happy New Year po. Maraming salamat si Miss DT Galang na Manila Water. Siyempre, Talando Marquez ho ng LTAP. Good morning at Merry Christmas ho sa inyo. Ingat sa pagbiyahe ho, lalong-lalo na po yung mga bumabiyahe po patungo sa kanika nila ho mga probinsya. Mga taga North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Ba't hindi natin ng Happy New Year yung mga teller, 'di ba? Yung kapag hihinto ka. Tapos magtatanong ka, may discount ba? Okay, si Kuya Vic Lima, ating pong station manager. Senator Amy Marcos, Senator Joel Villanueva, mga taga-Pagcor, marami pong salamat. Happy New Year! At siyempre, ano ba yan? Report ba yan? Siyempre, si Pitex spokesperson na Jason Salvador, maraming salamat. Si Beth Samson, Danny Cruz, si Kakang Louie Angeles. Pasalamatan din natin si Kuyang Joven Ong. Salamat kay Kuyang Joven Ong, president po ng Fireworks Association of the of the Philippines ha, mula ho dyan sa Bukawi, Bulacan. Mag-iingat ho kayo sa paggamit ho ng mga paputok mga katodos. Kung bibili kayo, mahal din ng paputok. Pagkakain ko na lang siguro yan. Si Ate Hiyas pa, bibili ba ng paputok yan? Litso ng bibili niyan. Pamputok batok. Good morning ho mga katodos. Si Ian Barbas, ha, maraming salamat. Happy New Year pala. Teka lang, babatiin ko lang. Happy New Year ho sa mga taga Loop Bar Makati. May para-paraan tayo. Kay Ken Bernice Oy, mga taga Loop Bar Makati. Maraming hong salamat sa inyo. Si Rosana Tomizawa, good morning po. Happy New Year din po. From Bulacan, Jalon Highland, good morning din. Ate Zen Roman, Nelson Malinao, Happy New Year din po. Si Gary Ramos, good morning, Happy New Year. Lydia Pacheco, Susan Jeronimo, si Ate Andrea Jong, Happy New Year sa inyo. Salamat nga pala, salamat ho. Ingat ho kayo ha, nasa Philippines si Ate Andrea Jong. Ate Annette Allegri, Happy New Year din sa inyo. Siyempre kay Ate Judith Estrada Larino, ating pong news director and SM Foundation. Marami yung salamat din kay Attorney Ferdy Topacio. Marami yung salamat. Ano yan? Boy Babs ba yan? Buhay. Oo. Nga pala, oo. Si Mohamed. Oo, si Mohamed Abukko ng Sizzling Palace. Marami yung salamat sa ating pong Sizzling Palace. Sino pa? Sige, mamaya na yan. Bago tayo mag-ano. Sa oras po na 5:36 in the morning, silip pa ho tayo sa ilang pa ho mga balita! Umabot na ho sa mahigit 6 na milyong SIM cards ang nairehistro sa bansa. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako nakakapag-register.
Hindi pa lahat. Oh, may ahabol pa tayo. Batay ho ito sa datos ng NTC or National Telecommunications Commission sa ikatlong araw ho ng implementasyon ng SIM Registration Law. Pinakamarami po ang nagparehistro sa Globe Telecom. 2.7 million ho yan. Smart 2.6 million. At Dito Telecom Unity 760,000. Mayroon lamang 6 na buwan o 180 araw ang mga subscriber para ho irehistro ang kanilang gamit na SIM cards upang hindi ma-deactivate ang mga ito. Itong Martes, Disyembre 27 ng umarangkada ang SIM registration. Good news naman ho para ho sa mga biyahero. Aarangkada na ho ngayong araw, simula ho ngayong araw. Ngayong ano, oras ba ito? Alas 5. Ah, simula ngayong alas 7 pala. Ano ba ang oras to? ito. Alas 7 ng umaga, ha? Hanggang alas 9. Dalawang oras lang pala. Kala ko naman buong araw. Hindi pala. Nag-assume ako. Kala ko dire-diretso. Hindi pala kami makakasakay. Mula ho alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ho ng gabi. So hindi ho buong araw. Ito ho ay libreng sakay ng MRT3. At bilang paggunita ho sa araw ho ng pagunita sa death anniversary po ng ating pampabansang bayani na si Gat Jose Rizal. 126 years na po. 126 na araw ho ng 126 na taong kamatayan ho. Ngayong pong taon, ngayong December 30 po yan. Ang tema ho ngayon, Rizal, alaalang iniingatan yaman ngayon ng bayan. At ayon ho kay MRT3 General Manager Federico Canar Jr. Ito ho ito pong mga itong libre ho makakagamit o makakasakay ang mga commuter ng MRT3 ngayong pong araw simula ho alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ho ng umaga at mula alas 5 ho ng hapon hanggang alas 7 ho ng gabi. At mararamdaman anya, dapat anya maramdaman ng taong bayan ang sakripisyong ibinigay ni Rizal sa Pilipinas at patuloy na magsilbing inspirasyon sa bawat isa na gumawa ng mabuti para sa kapwa at bayan. Samantala, tiniyak ng MRT3 na magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng health at safety protocols o ang tinatawag ho na 7 commandments ng ahensya sa bawat istasyon po ng MRT3. Good morning, Happy New Year ho kay Bong Rivera. Maraming salamat kay Ate Susan Heronimo. Si Joanna Luna. Yan, isa po sa ating po mga social media writers po, no? Si Joanna Luna. Zoraida Calomente, good morning, Happy New Year. Naragsak na morning. Si Manang Zoraida. Elsa Macapas Lee, good morning din kay si Siad Barmaza, si nabanggit na natin kanina. Yan, salamat ho sa inyo mga katodo. Si Franklin Sapdin, maraming salamat, nakatutok ho sa atin sa YouTube. Good morning po, happy New Year po sa mga kababayan ho natin na nag-aabalaho sa kanila hong ihahanda hong iba't iba hong mga putahe ngayon po nga araw. Lani Moya, good morning din po, watching from Chiayi, Taiwan. Happy New Year. I am a silent viewer. Marami po salamat. Samsung, Julie Pablo, Norma Ilaw from Santa Rosa, Laguna. Ayan, marami po salamat. Happy New Year din from Taipei, si Johnson Tan. At si Roberto Briones, Melbati from Qatar, Rowena Frank. Ayan, Roberto Villegas pala. Huwag natin kalimutan. Marami po salamat sa inyo mga katodos. At si Jaylon, good morning din po sa inyo. Aha, sabi ni Franklin, nag-e-excess ba ang virus? Bakit po kaming mag-asawa at apo ko unvaccinated? Ha? Unvaccinated daw sila. Di naman kami nagka-COVID. Baka matibay lang talaga. Grabe naman. Mm-hmm. Ang dami ho kasi nun eh, Kuya Franklin, no, sa China. Ewan ko ba, ba't nagkaganon. Si Rob Jennifer Roxanne Jade Villegas, good morning din po sa inyo. Sabi ni Franklin, parang asukal na ibaba daw pero di naman nangyari, bumaba presyo. Balita bumaba pero pamilya lalo pa nga ho nagtaas. Ang sibuyas, grabe. Totoo naman
Ayun na lang bibili natin? Siyempre hindi, di ba? Okay, meron na lamang tayo 19 na minuto bago sumapit ang grap na alas 6 na ng morning. Pwede po tayo sa balita ho mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Magkabigat manong Rold Idol Domingo, J. Locos Norte, Kabsat. Yes, naimbag nga bigat. Happy New Year. Ay, Happy New Year. Happy New Year kasama ng Drew at sa lahat ng mga nanonood sa ngayon sa ating impilan DWIC. At babati na lang ako ng Happy Happy New Year sa mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte at sa buong mundo. At sana ay maganda yung pagsalubong natin ng bagong taon. So once again, Happy Happy New Year. Kasamang Drew at sa lahat-lahat ng bumubuo ng DWIC. So, yan muna. Happy Happy New Year kasamang Drew. Okay, maraming salamat si si Manong Ronald Idol Domingo. Nalagsak na barong katawan eh. Si Manong J. Naragsak na barong katawan ni J. Snait. Owen. Nadulas. Kalang magbebenta. Sige, eto. Batingin din natin. Happy Happy New Year. Papasukin din natin, Derek, Jeric. Mula ho sa Southern Tagalog. Diyan ho sa lalawigan ng Quezon. Happy New Year. Magandang morning, Armand Gambay. Pasok. Magandang morning sa inyo at Happy New Year. Mula dito sa Quezon. 400 kabataan na nagmula sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Quezon ang hinandugan ng mga laruan at teddy bear mula sa samahan ng mga tri-media group at isang kilalang mall bilang paggunita sa diwa ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Ang nasabing programa na isinagawa ng grupo ng mga mamamahayag ay base na rin sa temang Bear of Joy, isiyer ang ligaya ng Pasko 2022. Ginanap ang nabanggit na pagbibigay handog sa mga piling-piling inday ng takabataan sa barangay Mayumi, Tayaba City ng naturang lalawigan. Pinangunahan ni na Russell Alegre at Danny Ordonez, presidente ng Quezon Media Practitioner, ang naturang Christmas gift giving at ayon sa kanila ay gagawin nila itong annually or taon-taon para sa mga kawawang kabataan ng lalawigan ng Quezon. Ako rin po, si Armand Kami mula dito sa Quezon, nag-uulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Ratsada! Salamat si Armand Kambe mula ho dyan sa lalawigan ng Quezon. Samantala, pag-usapan naman ho natin mga katodos, ito hong balita at transportasyon, sistema ng transportasyon sa atin mga katodos. Ito hong ilan pong mga transport group naniniwala po na posible pong naniniwala ho sila na magre-resulta sa taas pasahe ang pagsasapribado sakali nito pong EDSA bus carousel sa susunod ho na taon. Kasunod dito ng pagtatapos nga po ng libreng sakay, bukas! Hanggang bukas na lang ho ang libreng sakay dyan po sa EDSA busway. Wala na pong extension. Matatandang kinumbirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na naturang plano upang makasunod sa international standards nang ang mga bus sa bansa. Ito hong pagsasapribado ng EDSA Busway. Ayon kay Modi Floranda, panguluho ng pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston, dapat daw hong ikonsidera ng Department of Transportation o DOTR ang pagsasapribado dahil mas lalo lang mahihirapan ang mga mananakay sa mataas nga ho na singil sa pamasahe. Bunsod doon ang mataas na presyo ng krudo. Hinimok naman ni Floranda si Bautista na pag-isipan hong maigi ang desisyon hinggil ho sa pagsasapribado, yung privatization po ng EDSA Busway na magtatapos nga po ito pong libreng sakay Disyembre 31 bukas po yan magtatapos. No? So abangan ho natin ang mga susunod ho na kabanata. At bukod ho doon mga katodos, good news naman ho sa transport sector ho natin mga katodos, ito pong pagbubukas, additional po ito na mga ruta. Usually binuhay lang ho yung mga dati hong ruta
nitong mga public utility vehicle, binuhay po yan ng LTFRB. So pinabalik lang ho yan, ito ho yung mga pre-pandemic routes na nahinto po dahil po doon sa COVID, sa kaliwat kanan nga po na lockdown at paghihigpit po sa travel, sa pagbiyahe po ng mga pasahero. So yung mga ruta ho na yan, karaniwan ho yan dito ho sa Metro Manila, marami pong mga ibabalik ho na ruta. Ang tanong ho ng taong bayan, tuloy ba o tigil, di ba? Ito hong pagpapatupad ng state of calamity dahil ho sa COVID-19. So malalaman ho natin yan sa mga susunod hong oras kung ano po ang magiging decision po ng ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nakatakda naman pong bumiyahe sa Martes ho yan, Enero 3, para ho sa kanyang pagbisita, yung kanyang pong state visit dyan po sa China. At sinasabi nga po ng atin pong palasyo, particular na nga po ni Secretary Attorney Chelo Garafil, no, ng Office of the Press Secretary, na kung magpo-positibo raw ho yung mga miyembro ng yung delegasyon ng ating pong Pangulong BBM dyan po sa China, sila po ay may iwan dyan. Okay? So sila po ay kailangan i-quarantine. Of course, mahalaga ho yan. At sana ay maging maayos naman ito hong biyahe po ni Pangulong BBM sa kabila nga po ng pinakamatindi umanong COVID-19 surge na nararanasan dyan po sa China. Sa Beijing po ang biyahe ng atin pong Pangulong BBM para po kaharapin at talakayin nila ni Chinese President Xi Jinping ang ilan po mga issue, yung particular na po yung maritime dispute sa pagitan po ng Pilipinas at China. So may mga lalagdaan po na kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at China. Yeah, maraming salamat yan. Happy New Year din po kay Ate Susan Jeronimo. Mga pagbati ho, mga katodos. Samantala, dito ho tayo sa iba pa ho mga balita! Machado! Abot daw ho sa 481 reklamo ang natanggap ho ng Department of Information and Communications Technology o DICT laban ho sa mga telco sa bansa. Ang dami ho mga reklamo. Ito ay matapos nga po ang tatlong araw po na pagpapatupad ng SIM Registration Act kung saan obligado po ang mga subscriber na irehistro ho ang kanilang SIM. Ayon kay DICT Undersecretary Ana May Lamentillo, 175 reklamo ho mula po sa subscribers ng Smart. Marami ho sa Smart. 121 sa Globe, 83 sa Talk and Text, 41 sa Dito, 20 sa TM, 14 ho sa Sun Cellular, at 7 ho sa Gomo. Ito kasing TM Globe din ho ito. Ang Talk and Text Smart din ho yan. At Sun Cell Smart din ho yan. Pare-parehas ho yan. Ang Gomo, ano ba ang Gomo? Iba yata yun eh, no? Oo. Sa Smart naman, yung mga text matagal makarating. Minsan delayed ho ng isang oras. Usually isang oras ho yan, ano? Hinaing po ng mga subscriber, nakararanas ho sila ng aberya sa pagpaparehistro ho gaya ho ng hindi ho ma-access ho yung mga portal. Naglalag. Naglalag ho, ah. At ito pa, yung meron din po, ito mga senior citizen, no? Nahihirapan din po sa proseso po ng registration. So, ang sinasabi po ng Globe, no? By Pebrero ho, yung sa mga manual cellphone naman ho, sila magkakaroon po ng registration. Sa ngayon po, ang payo ho ng DICT at NTC, National Telecommunications Commission, sa mga nangangailangan po ng tulong, makipag-ugnayan ho kayo sa doon po sa mga hotline po, sa mga hotline 1326, bukas ho yan 24 oras. Magtatalaga rin ho sila ng pasilidad sa mga subscribers sa mga lugar na mahina po yung internet connection, wala hong signal, at sa mga meron hong eto, binabanggit natin mas luwang phone, halimbawa kung 3210 pa rin ho gamit ninyo, so iba ho ang proseso po ng SIM card
registration ho niyan, mga katodos. At ang sinasabi nga ho ng ating po Pangulong BBM, no, sa atin ho, sa publiko, irehistro po ninyo, no, hinihikayat ho niya sa iyo po, inananawagan, irehistro na po ninyo ang inyo po mga SIM card. Alright, papasukin ho natin, tamang-tama ho ito. Pag-usapan ho natin kanina, inabanggit ho natin yung sistema ho ng transport sector. Magandang umaga, Happy New Year, Calando Marquez, mula ho sa LTAP, ang LTAP president po. Good morning, Calando. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning sa yung milyon-milyon nakikinig. Happy New Year. At nanonood sa yung program. Maraming sasalubong sa atin sa pagpasok ng January 1. Wala nang libreng sakay, Calando. Kamusta na? Ano na? Ano na? Alam mo, Sir Drew, eh talaga naman happy talaga dahil mag-New Year at alang Christmas, di ba? Mm-hmm. Pero itong kalagayan ng ating mamamayan, talagang yung kung gastusin ang pinag-uusapan, wala pong happy. Eh, yun lang. Yun lang mga nagsasamantala at maraming pera na kumikita sa oil company, yun lang ho yung mga happy. Mga tindahan ng sasakyan, mga tindahan ng spare parts, dahil sila ay napipresyuhan nila ang kanilang paninda sa gusto nila, kasama na dyan ang sibuyas. Por Diyos, por santo, grabe. Eh, ngayon pa, pagpasok pa ng 2023, biruin mo, mataas ang presyo ng ano, yan, sibuyas, yan, bigas, tapos may pamasahe pa. Wala nang libreng pamasahe. So, ano na ang, ano, ang sasapitin ng ating milyong-milyong mga pasahero. Diba? Walang ano. Anong mga solusyon ba dapat? Alam mo, dapat ito ay talagang upuan ng mga ekonomista natin at isama dapat ang taong bayan ng mga leadership, ng mga totoong leader. No? Dahil marami kasi nagli-leader-leaderan din eh. Diba? At nawala namang alam. So, kailangan natin dito, Sir Dro, yung problema lalong-lalo na sa ating laman ng tiyan natin ngayon. Grabe na talagang lumala, lalo na yung mga bilihin na gulay. Mm. Para bang sila na nasusunod dahil nga ang nagdadala kasi dyan, Sir Drew, sa totoo lang, sa aking kaalaman lang ito, ang nagdadala dyan, yung ugat ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na itong fuel, langis, di ba? Dahil deregulation lo ang umiiral, sana naman imulat ng mata ng ating mga mambabatas, wag lang naman sana manggagatas lang yung iba. Ay, masakit man yung aking sinasabi, dahil sila, hindi sila namumroblema sa kanilang pera dahil kumikita sila, di ba? Mm-hmm. Pero ang mamamayan na kumakalam ng mga bituka, ito ho yung talagang napakahirap resolbahin. Mm-hmm. Dahil nga kung sabi na nga ng ating mga kababayan, ng ating mga ninuno, eh kung ayaw mong maghirap, sabi niya, di magbikti ka na lang, sabi niya, di ba? Warayin mo yung magbikti. Masakit man sabihin ito, Sir Drew, pero talagang ang nangyayari sa ating ngayong bansa, para bang kanya-kanyang samantala ang nangyayari. Hala ko, dito sa ating mga negosyo na pinapairal dahil nga parang wala nang kumukontrol nga dahil dito sa presyo ng deregulation law ng ating fuel na pinanggagalingan na magpapatakbo ng ekonomiya ay deregulation law. Kaya yan ho yung talagang ako ay sang-ayon doon sa Maharlika Investment Fund kung sana ay pakiusapan si ating magaling na negosyante si Mr. Ang na yung Petron kunin ulit ng gobyerno para magkaroon tayo ng ma-implement sarili yung OPSF dahil hindi mo naman ma-implement yung oil price stabilization fund kung wala tayong sariling gasolinahan. Kaya yan ho yung isa sa faktor na ating gustong mangyari para sana mapag-aralan ng ating Pangulong BBM ito at ang ating mga ekonomista na itong mga kabinete niyang ekonomista ay sana mapag-aralan dahil ito ho yung ginagamit na yun ngang switch ng kuryente mo sa bahay, Sir Drew. Oh. Eh hindi mo pa nahahawakan yung switch on ng kuryente. Na kuryente ka na dahil yung babayaran mo ay sobrang taas, di ba? Grabe, so parang yun nga, sibuyas, hindi mo pa tinitignan, hindi mo pa hinihiwa, iiyak ka na talaga.
Malayo pa lang. Yung sibuyas, hindi po ba? Tinitignan mo pa lang, iiyak ka na dahil biruin mo 700 isang kilong sibuyas. Oh my God. For Diyos, ngayon lang nangyari yan, Mr. President. Kaya sana ho, yung inyong sinabi nung suna, na sabi nyo, problema nyo, problema ko. Pangarap nyo, pangarap ko. Sana, Mr. President, masolusyunan po ito. Dahil kami po ay nakahanda. Tutulong po kami sa abot ng makakaya. Naman. Sana ay kausapin nyo kami para mayroon naman po kaming mga magagandang suggestion na long-term solution, Sir Drew, para dito sa hanay ng transportasyon. Dahil nga, ang laki-laki ng aming buwis at serbisyo publiko ang aming trabaho, at 24/7 kami na nagbabayad ng buwis, bakit dito ho sa aming hanay ay wala po kaming naililinya sa GAA na pundo para sa ating transport modernization, na kung tuyain ang mga transport, ang aming bibilihin bago kami makatakbo ay sakop noong deregulation law. Ayun. Pero yung pamasahin namin, regulation law ang umiral. Okay, sige. Asahan natin yan, Kalando. Maraming salamat. Happy New Year sa inyo sa sektor ng transportasyon. Maraming salamat. Salamat. Kita-kits mamaya. Salamat. Congratulations sa inyong Christmas party mamaya. Salamat. Good morning. Si Kalando Marquez Huyan, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, LTOP. Bueno, mga katodos, wala na ho tayong oras at sumasapit na ho ang atin pong last. Ito na ho, last for today. Last for this year. Last episode for this year po, 2022. At next year na yun. Magkarinig ka, magkasama-sama po muli tayo. Dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882, sa Ratsyada ho sa umaga. Maraming salamat nga pala sa mga nakasama ho natin sa News Center, of course. Kina Yasmin Pantalyon, sina Angelica Doctolero, sina... Yan, maraming salamat. Kina Haya Ludovico, nandyan din po. Si Jelly Mendez, salamat din. Kay Hannah Oledan, nandyan din po si Kim. Kim Gomez, salamat. Kay Jeric Barreto, maraming salamat din ho. Salamat. Ayan, mga ano ho natin, kasamaan ho natin yan, mga katodos. Ayan, kay Kuya Vic, de Leon Lima, ating pong station manager, at kay Ate Judith Estrada Larino. Salamat, mga katodos ho natin. Ayan, salamat. Okay, Kuya Wener Contihino, salamat. Oh, yeah. Salamat ho. Alright. Maraming salamat ho. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Runosino, standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan, kasama po si Senyor Ray Pacheco. Sa Senyor Balita, muli po, bumabati ho kami sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon! Ratsyada!